Sir, update lang tayo. Update lang, mister, ha? Update lang ko sa balay. Yan, ito yung model house number 4. Number 5 yun. Ito yung number 4. Ayos din. Yan, update natin to sa mga naghahanap ng bahay dito sa Laureana. Update lang natin. Yan, yan, ano. Ito yung carport nila. Supit may pangalan ni sir, no? Supit. Supit board. Ha, PVC? Ito, PVC supit. Yan. Dito sa Tagiliran, may mga butas na siya. Pag tag-init, dito na lumalabas. Tapos nilagyan nila ng insulation foam. Insulation foam na, no? Huh? Ha? Hindi ka na ang kwan? Silver? Protection din yan sa init. Yung insulation, yung silver na yan. Insulation foam. Tapos ito, supit. Doon na lumalabas yung init. Yung singaw ng init. Tapos update lang ako sa sunod, sir, ha? Update lang natin to. Medyo malaki-laki pang trabaho nito. Pero hanggat nandito na tayo, i-update na rin natin. Dahil may mga ano talaga na mga client tayo na gusto makita ito, no? So, yeah. Malaki. Malaki. Lawak ko. So wala pang ilaw, no? Yan ano? So ganoon pa rin sa kabila. Kung ano yung ganoon pa rin. Tatlong kwarto, tapos yung may CR dito. Tapos sa main ano nila, may CR pa rin. So ganoon pa rin. Sir, si gamit na ng kwanda yung ceiling sa taas, gypsum o hardiplex? Gypsum board? Pero ang gibata ka na, kining skim coat lang. Skim coat lang. Ha? Spritik. Ang pagkakagawa nito, mga kabayan, ano? Yung gypsum board, no? Ayan, gypsum board. Tapos, binatakan nila. Tapos dito sa outer, yung wall. Kaya medyo rough. Ito. Plain pa ito. Paano nila ng ano yan? Spritik machine. Lagyan nila ng skim coat. Tapos si parang spray gun ba? Ganun yun. Pipitik-pitik. Kaya magiging ganyan. Anong tawag na design yun, sir? Yung spritik lang, ano? Spritik. Tapos dito, may mga... Ang ganda rin ng ano nila, PVC. Yung tawag nito, ano eh? Doubtspot na ito yung ginagamit dati sa mga hydroponic na mga litosan. So, ayan ano. Tapos yung mga pipings nila, ano na, yung mga PPR. Hot and cold na pipings. So, pupunta tayo ron sa kabilang bahay sa model house number 5. Dito tayo na ngayon sa number 4. Okay, sir, lamat sila. Punta ko sa kwan. Tapos yung ginamit nila dito, ano? Yung color rope. Yan, color rope yan. Okay. Tapos, dito, may titayo na naman. Yan, tatayo sila dito ng model house number 6, 7. Yun. So, ito, 4, 5. Pupunta tayo sa 5. Medyo makulimlim mga kabayan dahil hapon na. Maambun-ambun pa. So, pagpasensyahan nyo na. So, hanggat nandito tayo ngayon. Dito tayo kanina. Eh, dito tayo ngayon sa model house number 5. May tatayo para doon, no? Dito tayo sa number 5. Yan. Pasok tayo rito sa number 5. Medyo patapos na rin ito, itong model house na to. Model house number 5, medyo patapos na. Yan. So, dito tayo. Pasensya nyo na dahil maambon-ambon.
maya-maya bumuhos na yung ulan. Lagi, lagi talagang mainit naman kanina. Lagi talagang pag pumunta kami rito, kasi pupunta kami sa ibang subdivision, pag nakarating talaga kami rito, ilang beses na yan, maambon talaga. Umuulan, umambon. Tawag ko ba? Tapos ngayon, mainit naman doon sa amin, banda. Ayun, nakarating na kami dito. Umambon, umambon. So, nandito tayo ngayon sa model house number 5. Oh, dinis ito. So, iharap natin. Yan. So, ang ganda. Ganda rin ito. Maliwalas. Tapos, ang pinagkaiba rin ito, dun sa ibang model house nila, ito, may nakita akong iba. Mayroon na siyang division sa accent sa gitna, no? Sa pinakasala nila. Mayroon na siyang accent na division. Yan. Tapos, ito na yung pinakasala nila. Tapos, ito na yung pinaka-kusina. Ito. Tapos, yan. Ito na yung pinaka-kusina nila. Pusensyaan nyo na, madilim. Dahil makulimlim na. Tapos, ito, walang mga ilaw. Yan, ito yung pinaka guest room. Guest room ito, no? Guest room. Tapos, ito yung pinaka master bedroom. Master bedroom ito dahil mayroon siyang toilet and bath. Dito. Toilet and bath. Madilim. Dilim. Anuhin ko na lang. Ayan, medyo maliwanag. Ito yung toilet and bath ng master's bedroom. High ceiling ito. High ceiling. Tapos dito sa kabila, malaki rin ito. Tapos ito yung common na toilet and bath. Ito. Malaki rin. Tapos, ito yung guest room. Yung pinasok natin doon sa model house number 2 ay pareho, pareho sila dito. Yung pinasok mayroong naka pareho yung design nila, no? Mayroong naka may division din sa gilid, may division sa gilid. Pero ganun pa man ay maganda pa rin dahil high ceiling. Tapos ito. Ganun pa rin, no? Supit. Supit. Baka makalimutan nyo, supit yung pangalan ng mga ganun na PVC supit. May natanungan ako doon, may natanong ako doon. PVC supit ang pangalan niyan. Gypsum board ang gamit nila, kapalo. Yan, gypsum board. Ang kagandahan lang sa gypsum board, medyo hindi siya tagos talaga sa init. Yung init nito, hindi talaga ano. Kaya ito, gypsum board ang gamit nila. Yan. Hindi naman sila magkakalayo yung gypsum board at saka yung hardyplex. Ang kagandahan lang sa gypsum board, hindi lang siya pwedeng mabasa talaga na mabasa dahil lumalambot siya. Hindi kagaya ng hardyplex na rain or shine siya. Rain or shine. Tapos malambot din na yung hardyplex. Ito, maganda to sa pangloob lang talaga, hindi nababasa. Yan, maganda yan. Pero yung init, hindi talaga siya tatagos dahil sa kapal ba naman ang 12mm yata yun. So yan, ano. Lalagyan pa siya dito ng ano. Lalagyan pa ng ano to. Yung tinatawag hybrid. Hybrid na door. May idea na tayo, hybrid door. Maganda yung hybrid door na yan. Siguro napakamahal nun. Yan. So yan, ano. So galing na tayo sa loob. Tapos na tayong mag-update doon. Napakita na natin yung loob. Ang model house number 2 at saka itong 5, magkahawid lang sila. Pareho lang sila ng loob. Ito yung supit. Yan. Yan. Ano pa rin siya? Yung dugtong-dugtong pa rin. Ano? Dugtong-dugtong pa rin siya. Ganun. Magkadugtong-dugtong. Yan. Pero ang kagandahan nito, may mga butas na. May mga butas na. Pag sobrang init, dito na lumalabas yung singaw. So, yan ano, kita nyo naman yan. Yan. Sila palang gumagamit ng ganito ngayon dito sa Santos Land. Sa mga ibang subdivision, iwan ko lang kung gumagamit na sila. Kasi doon sa Silirina at saka sa Silirina at saka sa Illumina, ang ginagamit nila doon na
Gibson board at saka yung Hardiflex. So dito yung ginagamit nila ay supit PVC supit. So napakaganda. So nagkalira-lira na yon, meron na doon. May tatayo na doon. So dito meron din naman. So yung client namin nandoon sa kabila, nandoon. Sana mayroon kayong na pulot na idea no sa mga ganitong klaseng bahay. Napakaganda ang mga bahay na to, napaka high end, napakaganda quality yung pagkakagawa. So kung gusto nyo kumuha sa dito sa subdivision na to, sa housing na ito, inquire lang kayo dito sa page namin, sa YouTube channel namin, sa YP ko, para ma-assist namin kayo kung paano kumuha ng bahay dito sa Davao City. So marami pang bakante dyan, oh. Maliit lang na community ito. At saka marami pang bakante. Pwede kumuha ng lupa lang din. O, mas maganda, house and lot na. Para wala nang problema. Ayan, napakaganda. Pwede kayong kumuha ng two-story. Dahil maganda yung mga two-story nila dito. Kung nakahanap kayo ng mga videos noon, silip-silip na lang kayo doon sa YouTube channel ng misis ko, Yunor Humbadi o Yunor Gulciano. At saka sa page ko, sa YouTube channel ko, mayroon tayong mga vlog doon na mga high-end din. So mayroon ding hindi high-end, mga low-cost. Kahit ano-ano, basta larangan ng DIY, pwede rin tayo mag-vlog doon sa mga DIY pambahay at saka yung mga high-end subdivision dito sa Davao City. So hanggang dito na lang, ito's Linuboy, peace out!